Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sabalangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sabalangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at tuloy-tuloy pa rin po tayo nasasagutin ang mga katanungan po ninyo. Kasama pa rin po si Attorney Ronald Santiago. Maraming salamat SK at Attorney, at again, you're very very welcome, and special guest ka na namin kayo lagi dito sa Barangay Tayo. Ngayon, kanina naiwan yung sa social media na tanong, at marami nagtatanong po, Attorney Boom, paano kung halimbawa nagpunta na ako ng COMELEC, nag-file na ako, pero yung mga aktibidades ko na kahit pa ilalim o pasikreto, pinupost ko naman sa Facebook ko, pero walang vote. So, ano ba yon? Considered ba yon na electioneering or premature campaigning? Especially, kandidato na ako eh. I see. Well, ang pronouncement po ng ating napakasipag na COMELEC Chairman George Garcia, the moment you file your certificate of candidacy, you are now prohibited to do any acts po that would further your candidacy. And that is either impliedly or directly. So, ibig sabihin po, kahit po wala siyang vote, pero alam naman po natin na the reason why you are posting your My Day or Reels or any postings po sa social media is para ikampanya mo yung sarili mo. And this is not only for the candidate po, ha, yung pagpo-post po sa social media. Yung premature campaigning po, it can be committed po ng any person. Kahit hindi po siya kandidato. It could be your supporters. Kaya nga po, kami po, matagal po kaming nagpapaalala na kung kayo po ay gustong tumakbo or mag-file ng certificate of candidacy, lahat po ng mga posters, star police, or even mga posts po sa social media that amounts to campaigning, please stop that, kasi meron naman po kayong opportunity to campaign on October 19 hanggang October 29. Po. Okay, ito po. Medyo nakakatuwa yung tanong, kaya lang, kailangan yung tanong dahil nangyayari talaga. Naimbita po kami, buong team, sa isang party at nangangamay po kami. Would that be considered as electioneering o wag na lang, magutom na lang po kami at hindi na kami atin ng party? I see. Well, ano po yan, case-to-case basis po yan. Opo. If in the minds of people na naka-witness na inyong ginagawa pong activity sa nasabing party, maaari po mag-file ng verified complaint po na ang ginagawa po ninyo ay amounts to premature campaigning. And kami po sa COMELEC, a-actionan po namin yan base sa mga ebidensya. It could be photographs, video. It could be a sworn affidavit to validate whether or not you committed any acts of premature campaigning. Oh. Yan, importante po yan mga kabarangay, sapagkat sinabi ni Attorney, ang magkakaso kayo, hindi naman talaga ang COMELEC mag-move against you. Mm-hmm. Pero yung mga kalaban ninyo, pagka nag-file ng petition to disqualify, yes, po. Ha, yung sa Facebook, halimbawa, nakakitaan ko kayo, oops, malakas to, gusto kong i-down to town na to, ako na mismo magpa-file sa COMELEC. At ipipicture lang ko yung sa Facebook ninyo, anong tawag doon, SK? yung snapshot ba? Screenshot. Papakita ko sa COMELEC, baka mga technical po kayo. Kaya mag-ingat po tayo dahil kandidato na po kayo. Yes po. Yes po, malinaw na malinaw po yan. And now with regards to vote buying and vote selling naman po, medyo mainit-init din po ang usapan pagdating po dyan. Pagdating po sa vote buying or vote selling, sinabi po ni Chairman George Garcia na luma na daw po ang 1985 Omnibus Election Code na wala pang uso na electronic banking or yung po mga padala gamit ang mga e-wallet at iba pa para bumili ng boto. So may karapatan daw po silang tumingin ng circumstantial pattern na transfer of funds galing sa isang tao na dinistribute sa 10 pataas na 500 pesos, 1,000, 2,000 pataas, at circumstantial evidence na daw po iyon para manghuli at kasuhan ng kriminal ang bumili at nagbenta ng boto. Ito daw po ba, Attorney, ang masasabing konkretong plano ng COMELEC para masupo ang malaganap na vote buying at vote selling? Wow. Well, if that would happen, masasabi kong innovation yan. Kasi I'm sure naman na napaka-husay po na election lawyer ang ating COMELEC chairman. And pinag-aralan niya po yan. Although circumstantial evidence by itself, it's one of the weakest forms of evidence. Kasi dito, kailangan na hindi lang may mga activities that would lead na ikaw ay into vote buying or vote selling. Dapat din, ang pinakamahalagang element po ng circumstantial evidence, dapat walang iba kundi ikaw lang ang maaaring maging liable nito.
Just to share to you, Akagawad, Butch, at saka SK, Mai, I was sent sa scholarship bilang isa sa mga DAP scholars po. Okay? Mm-hmm. So, isa po sa mga magiging trabaho ko is gumawa po ng projects. Mm-hmm. And one of the projects po na pre-propose ko is yung about vote buying at vote selling. Mm-hmm. So, kasi nga po, ito yung something na mahirap patunayan. And I don't think meron na po tayong na-convict for vote buying at vote selling, no? And gusto ko lang i-emphasize sa vote buying at vote selling, hindi lang ito pagbibigay ng pera para iboto mo siya. Maaari ka rin tumanggap ng pera para huwag kang bumoto. Kasi may mga pagkakataon, kahit na tumanggap ka, hindi pa rin sigurado yung kandidato na iboboto mo siya. So that is also a form of vote buying. And yung proposal ko po sa aking capstone project ay yung using a blockchain technology. And I think it's covered by that. Kasi nga tama si Comelec Chairman eh. So omnibus election code, traditional na pagbibili na at pagbebenta ng boto. This time around, hindi na po uso yung pagbibigay eh. Diba? Maaring ipadala siya through GCash, through bank transfers. Mm-hmm. So with that proposal, sabi ko, through blockchain technology, malalaman natin sino yung may mga movement of cash from one account to another para ma-determine natin on the eve of the election sino ang engaged into vote buying and vote selling. Medyo mahal lang siya, mm-hmm. kaya hindi ko siya masyadong pinurso kasi I only have 2 to 3 months to implement the project. Pero naniniwala ako, it's high time for us to use our technology to combat vote buying and vote selling kasi naging ano na siya eh, parang remnants na siya, naging parang embedded na siya sa system, naging na normalize siya. And I just want to share sa ating mga taga-panood na dapat hindi natin ino-normalize yung vote buying at vote selling kasi ang kaakibat po nito ay incompetent leaders na maari pong maluklok sa pwesto. Ang masakit nga po nito, attorney, naging kultura na daw. Exactly. Oo, na nakakainis pakinggan kasi ano, gano'n na lang ba? So, it's very understandable naman na lahat ng paraan ginagawa ni George, ni Chairman George Erwin Garcia, Comelec Chairman, sapagkat nakakarindi na rin na wala tayong nagagawa. In fact, itong circumstantial evidence nga na sinabi niyong the weakest evidence, ang sabi nga ni Chairman Garcia, basta kakasuhan namin kayo, bahala na kayo sa korte. Pero hindi pa pwedeng nakatunga nga lang kami because we will not be doing our job. Kitang-kita naman sa last 10 days ng election, nagkaroon ng ibang transaction o e-wallet transaction between 20 people nang galing sa isa. So kayo na ho ang bahala na i-defend nyo ang sarili nyo sa korte. Ako ho ay pumapalakpak doon po sa ganong klaseng istilong mahina man o hindi sapagkat it's high time na meron tayong kulihin kahit isa. Kahit isa lang dahil sa buong historia ng Commission on Elections, sa buong historia ng lahat ng eleksyon sa Pilipinas, wala pang nanguhuli. Ang sabi nga, mahirap i-prove. Pero para sa akin, si Lord nga, hindi mo mapuprove nandyan eh. Pero nandyan siya. Diba? Ganun din ang vote buying. Nandyan ang vote buying pero ang hirap ituro. Kung naniniwala tayo sa Diyos, nandyan lang siya, mahirap din ituro. Pero gagawa natin dapat ng paraan. Hindi ko ba, attorney? Tama, I agree po. Yes po. Ngayon naman po, supposed to be, ang barangay elections po ay isang non-partisan elections, pero practically, ito po masasabi po yung pinakamapolitika po talaga nating panahon. And sapagkat mga higher officials po natin, yan po yung mga may kanya-kanya po silang tinatawag po natin siguro nating bata-bata o yan. Mga manok nila, bata-bata system. Meron daw po bang ginagawa ngayon ng COMELEC against po dito at meron na po ba tayong record din na talaga pong na-convict or talaga pong nakasuhan because of this? I see. Well, good question po. I have no personal knowledge kung meron na po tayong na-convict, but most probably may mga nakasuhan na po. Kasi po, as early as 2016, inamend po yung rules po sa electioneering. It's a joint agreement, resolution between the Commission on Elections and the Civil Service Commission po. Na kung saan po, ina-emphasize po doon na ang barangay kasi at saka SK election, as much as possible, dapat paliwas siya sa mainit na politika ng national at saka local. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin po ninyo, lahat po ng mga magpa-file ng candidacy, they're gonna file as an independent party
wala pong member po ng political parties. Kasi ayaw po natin na magkaroon po ng strong influence ng mga political parties sa ating magiging barangay officials. Mm-hmm. In the same way, bawal na bawal po mag-endorso ang ating mga mayors or any other elected officials ng mga manok nila. Siguro hindi po namin matitrace yung ginagawa nila behind the scenes. Pero just in case po may mga openly na nag-i-endorso po, maaari po silang magsampay ng kasong administratibo po. Or even criminal, depende po sa circumstances po. Kasi po, kapag kayo po ay isang government or public officer or employees po, kayo po ay under po ng local government code and kayo naman po ay government employees under po ng civil service and pinagbabawal po na mag-engage po sa partisan activities. You will be liable for election hearing. Yeah, napakagandang punto dahil maraming tanong dyan. Pero matanong ko lang, and I will put you again on the spot, Attorney Boom, pasensya ka na ha. At kasi from the perspective naman po sa isang kandidato. Attorney Boom, maaari nyo bang masabing ebidensya na yung isang mayor na nagtaas ng kamay ng aspirant na kagawad o kapitan? I see. Well, again, the burden of proof kasi lies on the person na magko-complain. So kung ang pagtaas po ng kamay sa perspective po nung nag-file amounts to electioneering or pictures, so maaari po niyang gamitin ebidensya yan. So it's something that the Comelec would appreciate. Maaari din po kayo maglakip ng mga affidavit under oath na yung nakita nyo po na pagtaas po ng kamay ay amounts to electioneering. And we encourage po yung ating mga kababayan na pag may nakita po tayong mga elected officials po na engage into partisan activities, maaari po kayong magsampa ng kaukulang complaint o reklamo sa aming opisina at i-endorse po namin siya sa aming law department or clerks of the commission. Okay, napakalinaw. One last, no, tungkol sa mga government employees, kasi yung mga teachers itatanong sa akin, sasamahan doon na isang kandidato na magfa-file at susuportahan, kaibigan daw nila yung kandidato na yon. Ang mga public school teachers ba mako-consider ninyo na kasama sa prohibition? At saka any government employee nga na na-mention ninyo na participating in partisan political activities? I see. Well, una po, ang mga teachers po natin, especially yung mga nagsiserve po sa election, sila po yung parang constant partner namin para maging maayos po yung pagkandak ng election. And sila rin po ay under po ng civil service rules. So, ibig sabihin, saklaw po sila nung prohibitions po na mag-engage into partisan. Based po sa example po ni Kagawad Butch, kung sasamahan po lang yung kanilang kaibigan, so, hindi ko masabi kung sila po ay covered ng exemptions kasi ang covered lang po ng exemptions based on my personal knowledge is yung kanilang mga immediate family. Provided po, na just in case po, samahan po ng kapamilya po ng kandidato sa pag-file ng candidacy, sila po ay mag-file ng kanilang leave. Pero after that po, hindi po sila pwede mag-openly campaign because that amounts to electioneering po. Okay. So, especially sa mga teachers natin po, since kayo po ay kasama namin sa pagkakandak ng election, please be reminded na malaki po yung inyong liability pag kayo po ay nag-engage into electioneering or partisan activities. So refrain na yes lang po. Yan na lang po ang yes po aming habilin sa inyo. Yes po. Ito po, matagal na hong tanong, hindi ho namin masagot. At actually, buti na lang na andito po kayo, Attorney Boom, at kailangan yung expertise ninyo. Hindi ko na ho sabihin ang pangalan, ha? Mula po ito sa isang masugid na tagapanood at inaabangan niya itong tanong na to na hindi po namin masagot. Matagal na po ito, no? Magandang araw po. Tanong ko lang kung ang pagboto ng bilanggo sa isang barangay kung saan nakatayo ang district jail ay matatawag na flying voters kasi ipinarehistro ang mga bilanggo last December para makaboto sa aming barangay kahit taga-ibang lugar sila. Hindi po naman sila residente. Nakabilang po sila, nakabilanggo po sila kaya sa barangay nila at ginamit po ng mga nakaupo. Alright. Good point po, Kagawad Butch. Meron po tayong Comelec resolutions patungkol po sa ating mga persons deprived of liberties o yung mga PDLs. And yan po ay in compliance with our Magna Carta for PDLs sa kung saan hanggat hindi pa po sila dinidisqualify na bumoto, sila po ay may karapatang pumili ng kanilang gustong i-elect sa public office. Just so happen po na every time po na may mga voters registration tayo, ina-assess po ng ating mga kasamahan sa BJMP, sino po yung mga PDLs na maaring nasa loob pa rin po ng facilities during the time of election. If that's the case, meron po silang option na mag-register
gamit po yung address po ng facilities ng BGMP. So ibig sabihin, kapag sila po yung nakarehistro, masasama po sila sa mga list ng mga eligible voters sa aming database. Maaari po silang bumoto or mag-participate sa ating barangay and SK elections. May mga special electoral boards tayo na kung saan kapag nakapag-comply po sa requirements based sa bilang, instead na pumunta po sila or i-escort sila sa kanilang mga voting center, yung mga special electoral boards and support staff po ang pupunta sa mga facilities para doon po sila sa facilities bumoto. Okay, yun po. Malinaw na malinaw po yan. Ito naman po, napaka-importante rin po dahil po may mga reports na ang filing ng COC daw po ay meron po mga naniningil ng bayad, 350 pesos. Ito daw po ba ay tama o may bayad po ba talaga ang pagpa-file ng COC? At karagdagan po dyan, paano naman daw po yung mga lugar na wala daw pong notaryo sa kanilang liblib na barangay o probinsya? I see. Well, it's a good thing na na-raise mo siya, SK Mai, kasi may mga nagtatanong din sa akin. Attorney, magkano po ang bayad pag nag-file ako ng Certificate of Candidacy? And consistent naman po tayo sa sagot niyan, kami po sa COMELEC. Wala pong bayad ang pagpa-file po ng Certificate of Candidacy. Kung gusto niyo po na makakuha po ng forms, maaari niyo pong ma-download ito sa ating COMELEC website. And kalaki po nito yung mga documentary stamp tax, no? Na maaari pong mabili sa ating mga BIR offices. Okay po? So, kung kayo po ay may nalalaman or kakilala po na engage into asking for money sa mga magpapafile ng Certificate of Candidacy o kaya opisina po ng COMELEC po, assuming na may meron man na nagbebenta po ng doc stamp, maaari po niyong i-report kasi bawal na bawal po yan. Kami po sa COMELEC po, kami po ang mga receiving officers. Magre-receive po kami ng mga forms na mga Certificate of Candidacy po ninyo at dapat po yung po ay kompletong nasagutan. Dapat po may kalaki po siyang doc stamp na 30 pesos, maaring buong 30 pesos or 15 pesos na dalawa. And isa lang naman po nire-require namin. Yung tatlong kopya po na yun, yung original na doc stamp ilalagay niyo sa isang kopya and the rest po isusulat or isisirox niyo na lamang po. And matapos niyo pong masagutan yung Certificate of Candidacy po, maaari niyo po itong ipanotaryo sa, actually marami naman tayong mga notaryo publik, but assuming po, worst scenario po na wala po talagang notaryo, maaari po kayong mag-subscribe po sa mga election officers. Authorized po sila under the COMELEC Resolution 10924. Pero syempre, that is kung talagang wala pong notaryo publiko na available sa kanilang lugar po. Kaya po, inuulit ko po, wala pong bayad ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy, hindi po kayo bibili ng doc stamp sa mga opisina ng COMELEC. Kapag may ganito pong mga pagkakataon, pang-aabuso or engage into this kind of activities, maaari po kayong magsampa ng reklamo po. Yan po. Maraming salamat po to our future COMELEC Commissioner Chairman of the World. Si Attorney Boom, talagang pagka siya talaga ay lumalakas ang loob natin sapagkat yung mga minsang maling naririnig natin o pakiwari natin ay naitatama po niya. Attorney Boom, nahiya naman ako yung tanong sa iyo ito, no? Pero itatanong ko na rin kasi ini-insist po ng ating mga televiewers, gaano daw kalaki ang tarpaulin sizes daw po? At tsaka daw po pag solo, pagka naman daw team, gaano din daw kalaki? Ang alam ko 2x3. 2x3. Yes, same pa rin naman ang size po even in the previous elections po. And gusto ko lang i-point out, kung gusto niyo po mag-post ng inyong mga campaign materials during the campaign period from October 19 to October 29. So, dapat po compliant po sa size na 2x3. And, dapat i-post po siya sa mga common posters area. Para malaman nyo po yung mga common posters area, maaari po kayong magpunta sa mga opisina ng COMELEC. And, nakapublish din po siya sa mga pampublikong lugar. Pinublish na po namin yan even before pa. And, just in case naman po na kayo po ay magpo-post sa mga private properties, dapat po may consent ng may-ari kasi maaari po namin siyang ipatanggal or maaari din po kayong makasuhan kapag kayo po ay nagpo-post ng any materials na walang consent po nung private owners. Okay. Po. Bago po tayo magtapos ano, meron lang ho kaming comment dito kasi napakaganda ng tanong nitong taong nagpadala nito, no? At tatanong, ako na ho ang sasagot, no? Required po ba daw na maging plastic during campaign period?
Hindi ho required, pero marami talagang gumagawa niyan at maraming expert po niyan. Pero tutuloy po natin ang usapan. Maraming salamat pa rin sa tanong mo. Tinanong ko ha. At sinagot ko ng maayos. Lahat po yan, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay.